So welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron akong isi-share sa inyo guys na hiring. So wala siyang placement fee. So bago kong simulan 'yon, gusto ko munang ipaalala sa inyo guys na mag-ingat talaga kayo at huwag kayo magpapascam. So gusto ko lang i-share sa inyo guys itong comment ni Ma'am Maritoni Grace pa siya. So, isa siya sa concern na nag-comment sa akin. Ang sabi niya is, ano, sabi niya, "Hello ma, meron pong nang-scam. Gamit po ang picture niyo. Meron po na na-scam. Nakita niya yung picture ko sa may mga Taiwan group applicants, mga ganyan. Nakapost doon itong pangalan ni Alia Fentes. So, ginamit niya yung profile picture ko, yung mga ginagawa kong thumbnail. Yan yung nakapost doon. So, pali tatlo sila guys na nag-reach out. So, yung dalawa, nahanap nila ako sa Facebook. Nakausap ko sila sa Facebook. Yung isa doon, nanonood din talaga siya sa vlog ko. Tapos, sinabi niya na nakita niya lang din yung aking mukha. Tapos, yun nga yung Alia Fentes na yun. May isa din na talagang siya na-scam. Tapos, ayun, na-scam daw sila, ganyan. So, una pa lang, sasabihin ko lagi sa inyo na huwag kayong magpapadala sa mga kausap nyo lang sa Facebook, sa mga kung anong transaction outside the agency. So, kung lalo na sa factory worker ako magpo-focus kasi hindi ko alam yung sa mga caregiver, ganyan. Hindi ko alam process nila. So, ako kasi, factory worker din ako nag-a-apply. So, kailangan mo talaga guys, pumunta ng agency. Walang bypass. Huwag kayong papadala sa magagandang salita nila na kesyo, alam nila yung pasikot-sikot, madadala na kayo sa mga ganyan, makukonvince na kayo. Tapos, pagbabayaran kayo outside, GCash, ganun. Walang ganun ho sa agency. Sa agency ho, doon kayo kung may placement ka man o kung may bayarin man kayo na kung may placement fee ka man sa agency ka lang pwedeng sa cashier nila. Doon ka lang pwedeng magbayad, doon ka lang maglalabas ng pera. So, ayun guys, mag-iingat talaga kayo sa mga scammer ngayon kasi marami na talagang naggaganyan. Lalo na sa mga Taiwan group ganyan. Minsan, ang dami kasi ng first timer dyan na naka-member. So, doon sila nanguha ng kanilang mai-scam. So, kailangan nyo talagang mag-iingat. Kasi sayang yung pera nyo, guys. Hindi naman biro yung nilalabas nyo. So, lagi nyo tatandaan kung mag-a-apply kayo, guys. I-check nyo sa POAA kung ang agency ay legit. Kung meron silang valid license. Kailangan kung nag-a-apply tayo guys, lalo sa factory worker, pupunta talaga yan ng agency. O yun yung guys, yung tamang process. Tapos, mag-effort talaga tayo guys. Iingat lang talaga tayo sa scammer. Huwag na kayo magpaloko, please. 2023 na. My God. So, ayan guys, kasi syempre, sayang yung pera. Ang laki pa naman. So, hindi ko na siya masyadong i-share. Pero, nag-open kasi sa akin yung isa, ganyan. So, sabi ko sa kanila, may kilala kasi akong natulong na nasa Taiwan na. Sabi ko sa kanya, mag-message na lang siya doon kasi baka makatulungan siya. Kasi alam kong marami na siyang natutulungan sa mga ganyan ng mga na-scam. So, ayun guys, ewan ko lang kung ano nang nangyari ngayon. Kaya, sana sa susunod, talagang mag-iingat talaga guys. Wag talaga kayo magpapaloko. So, ayun guys, nag-post ang City Employment Center Incorporation Agency na meron silang hiring urgent pa ha sa Inolux Company. So, ito ay bound to Miaoli or Tainan Branch. Wala pong placement fee. Yung salary niya po ay 26,400 NT. Basic po, equivalent po yan sa 47,256 kung itatimes mo sa 1.79 na palitan. So, ayun guys, puntahan ninyo na yan. Malaking tulong na guys yung walang placement fee. So, guys, itong Inolux, ngayon lang ulit sila nag-hiring. Ha? Ibig sabihin, yung company nila, hindi siya affected sa kung anong mang kahinaan ang meron ang Taiwan ngayon. So, kasi last 2021, nung nag-a-apply din ako sa CPIL, doon sa grant placement, may kasabayan din kami noon na ini-interview ng Inolux. Pero alam ko, ang tagal din nilang nag-stop hiring, ngayon lang ulit sila nag-resume. Yun. So, kaya guys, puntahan nyo na.
At okay naman yung company na yan. So, medyo mabigat lang yung mga gawa dyan. Pero hindi lahat. Pagkaso karamihan dyan, nagbubuhat talaga siya. Kasi, alam ko hindi siya semicon eh. Ano, mga paggawaan siya ng mga glass, ganyan, TV, ganun. So, kung qualify, ay kung gusto nyong puntahan yan, punta na kayo sa City Employment. Kasi sila lang naman ang nakita kong nag-post na meron, na nag-urgent hiring yan. So, yung qualification guys is malalaki or babae. Dapat 2020 yung vision mo. So, dun sa vision, hindi ko sure yan kung pwede yung nakasalamin. Tapos, vocational graduate, 2 years, or college graduate. So, hindi sila naglalagay ng age limit. Pero, ang alam ko pa, kapag first-timer ka, hanggang 35 years old lang pwedeng mag-apply papuntang Taiwan. So, ayun. So, sunod natin guys is si Phil Sinuman Power Service. Yung FB page niya is mayroong 189k likes, tapos 222 followers. So, hiring po sila for WNC Production Operator. Magpunta lang po kayo sa kanilang agency from March 10, 13, 14, 2023. So, tapos na yung March rin. Sa 13 and 14, pumunta kayo guys doon. Baka, ay, para ma-entertain kayo. So, ayun guys, sasagutin natin tong kay Lot Lot Pateño. So, sabi niya sa akin, "Hi, Be, nice vlog. Pa-shout out in your next vlog. So, more videos pa po. God bless." So, ayan. Thank you so much sa'yo, Lot Lot, sa nanonood ka sa vlog ko. Wala. Thank you talaga. Tapos, ito naman kay Elmer John Pinto. So, sabi niya sa akin, "Ma'am, paano kung hindi sinasabi ng agency ang name ng company? Tinatanong ko po kasi sagot nila sa kanalang daw pagka nakapasa sa interview." Hindi ko siya na-experience guys kasi nga kapag ka, halimbawa na-select ka, halimbawa ipapareport ka, itetext ka or tatawagan tayo, ganyan. Nakalagay na doon kung ano yung company na mag-interview sa'yo or kung saan kang company naka-line up dapat. Ganun dapat yung process, yung tamang process. So, yung sa inyo, i-check mo muna guys kung yung legit yung agency, yung tao, ganyan. Kasi sa factory worker po, papuntang Taiwan, kailangan alam mo na kung ano yung company na mag-interview sa'yo or kung saan ka ila-line up. Yun. Kasi tatlo ang aking agency na na-applyan. So, yung MIP, Grant, tsaka yung JS, para-paras lang naman sila ng process. So, ganun din dapat yan sa ibang agency. Hindi pwedeng pupunta ka lang doon, tapos interviewin ka, wala kang idea kung ano ang background ng company na papasukan mo sa Taiwan, di ba? Kasi minsan may nagtatanong sa ganyan sa interview eh. So, wala kang masasagot kasi hindi mo alam kung ano yung company na yun. Thank you so much pala guys dun. Sa mga concern talagang nag-comment tapos nag-reach out. Sobrang thankful. Kasi nagawaan ko siya ng paraan. Minessage ko yung Alia Pentes. Tapos, yung mga nag-post dun sa mga group siya, ay sa mga Taiwan group applicants, maganyan. Kasi ang dami niya eh. Ni-reach out ko talaga sila. Kasi nga, sabi ko, paki-blurred ng mukha ko. Kasi hindi naman yan yung Alia Pentes na yan. So, talaga mukha ko talaga yung nakita dun. So, ayan guys, yan lang po yung vlog ko ngayong araw. Thank you so much nga pala sa lahat ng nunod. Hanggang sa muli, bye!